Hello friends, Bumblebee is back with another video. So today, may i-review na naman akong bagong product and sobrang excited ko nang gawin ng review ito kasi matagal ko nang hinintay. Matagal ko na siya nakita sa internet or sa Instagram specifically. Tapos ano lang, naghahanap lang kasi ako ng parang perfect timing. Nahanap ko kung sino yung pinaka-legit na shop online. Tapos hinahanap ko rin kung at tina-timing ko rin kung kailan mag-free shipping yung sa Shopee. Yun na, finally, andito na yung pinakahihintay kong product. Ito yung pinaka bago kong na-discover na eyebrow pomade. Ewan ko lang kung sa inyo. Ewan ko lang if may idea na kayo sa brand na to or may idea na kayo sa pomade na to. So yun lang, sobrang excited lang talaga akong ibigay sa inyo ang review ko sa product na to. So if you want to know my thoughts about this product, then please keep on watching. Bali, dumating to siya last Tuesday and then supposedly Monday pata pero Tuesday ko na siya na-receive and then pagka Wednesday, sinubukan ko siya agad, yun yung test ko and ipapakita ko yung review mamaya. So wait, lapit ako. So ito yung product. Klaro ba? So ganyan siya, simple lang, may sticker sa harapan and parang glass type. So, may tatlong shades yung Eyebrow Pomade ng Glam Cosmetics. So, meron silang dark brown, light brown, and ash gray. So, for me, yung pinaka nagmamatch sa hair color ko is ash gray. So, by the way guys, yung Glam Cosmetics, madami po silang products na, madami po silang ibang products like yung lip tint, yung lip paint, cheek paint, tapos meron silang tinted lip balm, meron sunscreen, pati yung glitter eyeshadow palette, glitter eyeshadow, which is, gustong-gusto ko talagang i-try yung products, ang mga products na yon, lalo na yung lip tint at cheek paint. Kaso, yun nga, walang pang budget yung atin yun. So, ito lang muna yung binili ko, kasi dito rin talaga ako pinaka-excited. Kasi wala na din ako, mayroon pa naman akong pencil, eyebrow pencil, pero first time ko kasi magkaroon ng pomade. So, yun na, kaya sobrang excited ko siya. So, by the way guys, nabili ko to for 120 pesos. Umabot lang ng 116 binayaran ko kasi sa shipping fee. So, ito siya sa loob. Yan, klaro ba? Yan. So, gagamitin, ilalagay ko na siya sa eyebrows ko kasi as you can see, may makeup na ako, may lipstick, foundation, and ano pa ba nilagay ko? May highlight, nag-highlight ako ng konti. So, kulang na lang is yung eyebrows. Of course, upunta ako ng birthday tapos eyebrows ko pahak-pahak. So, yun. Gagawin ko muna yung eyebrows ko using this product. And later on, ibibigay ko sa inyo yung opinions or thoughts ko about sa product na to. Kasi, di ba nga, na-wear test ko na siya. And ibibigay ko pa yung ibang comments ko. So, let's go! As you can see, sobrang na sobraan ko yung product. Maglagay ng product dito. Oh my god, it's so bad. Okay, yan. Okay guys, yan na yung ginawa kong eyebrow look. I'm ready to give my comments ganon sa product na to. So first of all sa packaging, yung sa
packaging niya, simple lang siya, parang glass type na hindi glass type. Ano man tawag dito? Hindi ko alam, parang glass siya. I forget the term, basta ganun. Tapos may sticker paper siya na sa harapan na parang unicorn style. And then, di ba, hindi ko talaga alam paano i-describe. Basta, simple ang packaging pero attractive siya para sa akin. And then, ito siya pala, for 120 pesos, you will get 10 grams of the eyebrow pomade. So, di ko lang alam kung 10 grams yung pomade lang itself or 10 grams with the container. Kasi medyo maliit lang siya para sa akin for 10 grams. So, okay, for the packaging, para sa akin medyo kulang yung packaging kasi kung napapanood yung ibang review ko, parati kong hinahanap yung expiration date. And dito, hindi ko talaga mahanap. I mean, hindi talaga nakalagay yung expiration date. Yan. Nakalagay lang dyan yung pangalan ng brand, yung name ng product, which is eyebrow pomade, yung shape, and yung weight niya, which is 10 grams. So, sana, suggestion lang sa likod, since may malaking space pa naman sa likod, and nakikita naman yung product sa side, lagyan na lang sana ng expiration date and manufacturing date, kasi sobrang importante nun para malaman yung mga user or ng mga gagamit kung kailan, hanggang kailan lang nila pwedeng gamitin tong eyebrow pomade na to. And then, sana nalagay na din yung ingredients kasi nakalagay sa Facebook, nakalagay sa page nila na it is, ano yun? It is all natural and cruelty free. So, sana lang nakalagay dito to prove na all natural ingredients yung ginamit dito. Then, next, sa pigmentation, wala akong problema. Wala akong problema sa pigmentation. Sobrang ganda. One or dalawang beses mo lang i-dip yung eyebrow. Yung brush mo, sobrang pigmented na siya. Tulad na nakita niyo kanina, di ba? Sa unang swipe ko pa lang, sobrang dark na. So, yun lang. Control lang din sa paggamit. Huwag kayong masyadong ma-excite sa paggamit nito. Kasi, yun nga, sobrang pigmented siya. Sa kidiklaim nyo na dito, matte finish, I can say yes. Matte yung finish niya. And then, highly pigmented, I can say yes. Correct. Then, smudge-proof, let's try. Kasi ayoko nang sirain yung kilay ko dito. So, smudge-proof. Pwede. Konti. Like, 70% smudge-proof, ganon. Then, next is, yun nga, all natural and cruelty-free. Hindi ko siya ma-proof kasi walang nakalagay sa packaging. And then, next, long-lasting ba siya? Okay, so, i-wear test ko lang to. Dumating lang to siya kahapon, di ba? Bubble wrap pa to siya. So, hindi ko siya gagawin ng review ngayon, mga best. Kasi nabamadali na ako. May appointment ako sa dentist ko ngayon. And, 9 o'clock yun supposedly. Pero, paano to? Ba't sobrang ano? Sana hindi na tinip. Ano, sa taas. Sa mismong pomade. So, ayan. I'm so excited to try this. Let's do this. Gamit ko yung Ant Lutz na brush. Angled brush. Yan. Oh. Oh. 1, 2, or 3 swipes. Swipes? I-wear test natin siya ngayon kasi... Kasi itong perfect timing. Nalabas ako, ang dami akong pupuntahan. Oh! Okay. Nandiyan na siya. Like it. Yan. Yan na siya. Kada na to. So, I will give you an update later. So, it's 12:40 and yan siya. Job ba din siya? Okay guys, update lang. 1 o'clock na, 1:30 na ngayon. And ganyan pa rin yung itsura niya, in fairness. Okay pa rin siya, maayos pa rin. 12 to 5 kasi pumunta kami ng town or pumunta kami ng bayan. May binili kami mga gamits para sa birthday. So, yun na, medyo pinagwisan ako. At yun na, mga 5 o'clock, wala na yung pomade. Pero at least, di ba, ilang hours yun? 8 hours. 8? Or sabi na natin 7 hours siyang nasa kilay ko, di ba? Sobrang long-lasting siya. Pwede na siya for me. May isang comment lang ako kasi 'di ba ganito siya ang itsura niya and medyo hindi siya puno
and the deform. Hindi katulad ng nasa packaging na konting-konti lang yung kulang. Yan, di ba? So, medyo na-disappoint lang ako nung nakita ko siya. Yan. Pero alam niyo ba ang maganda? Kasi nakita ko sa isang shop na, pero hindi sa shop na napagbilhan ko, nagbigay sila ng disclaimer na not all the time ganito kapuno yung product nila kasi minsan na-deform, ganyan-ganyan. So, hindi ko lang alam. Ang in-expect ko lang kasi is sobrang puno. As you can see, dun sa line lang sana na etong line na to, umabot lang naman sana dyan para medyo sulit. Kasi of course, ito yung pinakita nila sa Shopee account or Facebook, Instagram. So, ganito talaga yung ini-imagine ng mga customers or ng mga buyers na itsura nila, itsura ng pomade pagka-receive ng product. Ganon siya kaliit. Paano ba? Ganon siya kaliit. Di ko alam paano siya i-estimate, pero kung ganito yung palad ko, ganyan lang siya kaliit. So, yan. So, all in all, masasabi kong okay para sa akin tong product na to. Sulit na siya for 120 pesos kasi matagal din siyang mauubos for sure. And yung shade niya, which is ash gray, sobrang perfect. Nagbamatch siya sa color na eyebrows ko. So, ano pa ba? I think yun lang. That's it for today's review. Hopefully soon, magkaroon ako ng ibang products ng Glam Cosmetics like yung cheek paint. Gusto ko talang i-try pati yung lip tint. Hopefully magkaroon na ng budget. Magkaroon ako ng budget para mabili ko siya. And magawin ko din ng review. So, yun lang. Thank you so much for watching. If you want to watch more reviews like this, then don't forget to like and subscribe. And click that notification bell so that you'll be notified every time I post a new video. And don't forget to visit my channel every Wednesday and Saturday. So, this is Bumblebeam and see you on my next video. Bye!